Gusto nyo ba? Baka hindi kayo makakatulog sa gabi. Okay lang kung hindi kayo makakatulog. Pakiano mo yung ano mo niyang. Okay lang kung hindi kayo makakatulog eh. Diba? Hindi makakatulog ang anak nyo. Hindi makakatulog yung asawa nyo. Hindi makakatulog ang mga magulang nyo at lahat ng nagmamahal sa inyo. Hindi. Iisipin nila yan. Torture sa utak ng mga tao yan. Hindi mo lang inilagay as separate item sa inyong OR o sa inyong sales invoice yung VAT one count. Ituloy natin yung pag-aaral natin. Ay, naku, nakakaawa mga tao. Chay, pakibasa mo nga itong number 16. 16. Consequently, and its responsible officers should be punished by a fine of not less than 1,000 pesos but not more than 50,000 pesos and suffer imprisonment of not less than 2 years but not more than 4 years for each and every VAT sales invoice issued that do not truly reflect and or contain all the information required to be shown therein. Pursuant to under Section 264 of the NIRC of 1997 as amended. To wit, okay, Section 264. Okay. Okay na ako nga. So, maliwanag. Ha? Sabi dito, for each and every. Ay, nako! Isang invoice, isa. Eh kung isa sa loob ng isang taon, 1,000,000 invoices ang hini-issue mo. Ganito na lang strategy. Ay, hindi, wag na lang. Malalaman ng BIR ang strategy. Tutulungan ko kayo para ma-minimize ito. Yan ho, chay, yan ang direction ng BIR ngayon. Dapat malaman ng buong Pilipinas yan, ng buong tao. So, hindi lang si Emelino T Maestro nakakaalam. Nakakaawa, si, ma'am eh, nakakaawa ang tao. Wala na nga maibayad sa buwis, kakasuhan pa. Babayad ngayon sa lawyer kung ano-anong babayaran yan. Kakalungkot. So, itataas ko lang dito. Ano ba yung nire-require sa resibo? Ang resibo kasi, nire-require ka, yung sinabi kasi 113. So, pupuntahan natin yung 113. Ayan. Buburayin ko to. Basahin mo, Sonia. Ano yung information, letter B? Ano yung information na required? Information contained in VAT invoice or VAT official receipt. Okay, teka lang. Teka lang. Pupunta na tayo dun sa information na nire-require. Number three. In the case of sales in the amount of 1,000 pesos or more, where the sale or transfer is made to a VAT-registered person, the name, business dial, if any, address, and thing of the purchaser, customer, or client shall be indicated in addition to the information required in 1 and 2 of this section. So, maliwanag. To be made to about the name, business style, address. Business style. Information required. So, bali lima yung information, idadagdag na natin yung VAT kaninang binasa natin. So, yan ngayon yung hinahanap ng BIR. Ayokong banggitin yung pang-anim. Malalaman nila eh. So, kaya kinasuhan. So, merong paraan dyan para ma-minimize yan. Hindi na kayo, masasabi ko yung magandang balita ko sa lahat ng taxpayer. Ang sinasabi ko lang dito, Chay, yung makikinig sa akin ngayon, nandito si Chay, si Ging, si Onia, si Star, at saka si Carla. May paraan para ma-reduce. Pero, ma-escape, wala tayong paraan kasi batas yan eh. Mari-reduce natin yung number of violation. Pero pag ginawa mo, may penalty pa rin. Isang beses mo lang gawin, may 2 years
or 4 years. Isa dyan ang mawala. Dito sa nakasulat na to, may 2 years ka na. May 4 years ka na. So, kailangan ipagkalat natin to sa buong Pilipinas. Walang magagawa eh. So, kung gusto ko lang pasalamatan si Sonia, kung meron kayong kailangan nyo ng agalakad, logistic, or tawag nito, nagbagbubukip sa inyo, ito yung number ni Sonia, susulat ko. As part of thank you ko sa kanya, tawagan nyo si Sonia, ito yung number niya. 0917-307-1356. Ayan. 0917-307-1356. So, ano pwede natin gawin? Hmm? Kaya ko kayong turuan para ma-reduce ang inyong exposure. Kayang-kaya ko. Sir, pwede sumagot? Ano yun yang? Sige, magsalita ka. Yung nag-issue po ng sales invoice o sales receipt, tanggalin po para mo wala yung ano, yung succeeding mangyayari, mabawasan or may... Hindi pwedeng tanggalin ang invoice at saka receipt. Pwede lang nating i-reduce. No. Yung nag-issue, sir. Tatanggalin mo yung tao? Ay, tingin ko naman eh, may kasalanan din yung presidente tsaka yung treasurer dahil ignorant sila siguro sa batas. Hindi nila masyadong nabigyang pansin yung taxpayer, yung kanyang mga tauhan. So, the best is, gagawa ako ngayon ng lecture kung sino man na nakikinig dito, eh, gagawa ako papaano yung tamang pagre-resibo. Yung tama, para maiwasan na yung ganitong problem. Okay? Hindi lang yon, paano paghawak ng letter of authority regarding, kasi pag, alam mo Chay, pag walang makitang deficiency sa'yo, ang BIR, ang gagawin nila ganito, kakasuhan ka. Yan ngayon yung, ano, yung trend. Kahit saan, region yan. Pag hindi ka naglalagay na, hahanapan ka ng butas para makasuhan ka. Yan ngayon yung kanilang policy direction. Kaya mag-ingat po kayo mga ka-taxpayer kong mahal. Nasa sa inyong mga kamay ang inyong kabuhayan as well as ang inyong freedom. Pag kayo po ina-atake nito, eh wala na tayong magagawa. So with that, wala na akong maidadagdag na, isa, na pinakita ko lang ho sa inyo na pag mali ang pagre-resibo ninyo, ang mapupuntahan po ninyo ay DOJ, kakasuhan daw kayo ng kriminal. Yun ang sabi rito. Ayan, diwaliwanag eh. Yung complaint affidavit lang nung ano eh. Saan ba yun? Ayan o. Bakit daw nila ginawa ito? Naliwaliwanag. Initiating criminal complaint. So, ulit mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you. Mula sa puso ko ho yan. For life. See Thank you later. See you later. Thank you.